Yo, what's up? This is LP from Team Mitekaloso. And this is? Kari. From? Team? Team? Mitekaloso. So, for today's episode, ang agenda natin ay glass detailing. So, this is Tatay's car, di ba? Yeah! So, itong car na to ay 20 years na hindi pa rin nalilinis ang windshield. So, ang gagawin natin, patitikimin natin siya ng linis, syempre. Kasama si Carly. Sino ka? Di ba ikaw si Mitekulet? Hindi. Sino ka? Mitekuloso. Mitekuloso. Mayroon ng tagig. So, bago natin upisan, handaan natin yung mga gagamitin natin. So, ano mga kailangan natin sa paglilinis? DIY to, bali step by step po gagawin. So, ang unang chemical na meron tayo ay acid base. Kung napanood niyo ibang video, nagamit natin to ngayon, step by step natin gawin para makita nyo. Ang kailangan natin ay watermark removal at sunod pagkatapos nito, since DIY lang to, water repellent naman. Kasi pag detailing ginagawa namin, nagpa-polish pa kami with the help of this one, polish up. Then, blower. Pero bago yan, syempre, maglilinis muna tayo. Yun yung pinaka-first step natin. Kailangan natin siya linisin, shampooin, clay bath, para yung mga lupa-lupa, hindi siya gumasgas. Kasi pag narekta natin na... Ha? Eto, clay bar po. Clay bar? Opo, pero hindi to toys. Opo. Parang clay yan. So, ang purpose nitong clay bar is... Kasi, di ba, ganito. Teka lang. Kasi, di ba, ganito. Mag-a-apply tayo ng acid. So, itarab natin siya dito. Kung meron pa rin siyang mga lupa-lupa, ito yung mag-eliminate sa kanya. So, kung may lupa-lupa, then nirab natin to. Ang tendency, maglalagyan lang ng mga light scratches. So, ito yung purpose niya para matanggal yung pinaka lupa-lupa at mga parang decontaminants. So, ayun. Ano, linisin na natin? Linisin na natin? Sige. Tulungan mo ba ako? Oo. Kukulitin mo lang ako eh. Hindi. Sige na, andaan natin. Saka lang, kung sinabi kong press mo ah. Kaya? Hindi pa. Hindi pa? Ito na nga oh. Play ko na to. Angkat muna natin yung wiper. Wiper? Sa kabila. Sige, basahin mo na. Basahin mo pa, sige pa, go pa. Opo, doon lang, sa salamin lang. Papi! Salamin lang, salamin. Spoonus na, basahin mo to. To, punas mo, basahin mo. Punas daddy. Yun na, basahin kami mo. Kabila pa, babasahin ko din. Sige. Basahin ko din? Sige. Okay lang, baka alam kung mababasa mo ako eh. Okay na. Up na. Yung daming water na, sa baba. Yung daming watermark, oh. Shampooin ko. Shampooin natin. Shampoo? Pagkatapos ba lawan, shampoo. Pag mako-spray, di, hawak niyo kami spray. Hindi, hindi kita. Huwag niyo ako spray, ah. Opo. Ang mabasa. So, ito yung... Saka magsabag niyo. This is IK foam. Foam? Yan. Spray ko na. Alin po? Yung window? Hindi pa. Hindi pa? Ito, spray mo to. Tsaka natin gagamitin itong clay. Clay? Para didikit dyan yung dumi. Ayan po. Clay? Ito mo? Apa?
Oh, tingin mo naman? Di, parang bird tae. Alin? Ayan o, parang bird tae. Parang bird poop? No. Basa na eh. Ay, nagsabon na eh. Ito na ako. Mamaya, babalawan natin. Mamaya, mag-spray. Tingnan mo, natatanggal na. Di, pamunas. Wait lang, punas mo sa damit mo. Baka mag-buwan din. Baka magdumi. Magdumi? Joke lang. Di pag nasabi mo na spray na. Sige. No. Oh, game. Oh, wait lang, baba lang ako. Play? Dapat mawala lahat ng bubbles, ha? Ayun, okay na siya, smooth na. Play na? Wait, baba lang si daddy. Play ko na? Opo. Tanggalin mo lahat ng bubbles, ha? Tanggalin mo lahat ng bubbles. Diyan ito, oh. Diyan yun talaga yan. Tingnan, watch mo. Dito muna sa taas. Mamaya liligo tayo. Ligo? Sige. Ano? Tingnan mo, oh. Sige. Ano? Teka lang, daddy muna. Di, nakatiktok sa akin. Mamaya, ikaw naman kakawash ko. Ito mo? Look, oh. Sige, tuloy mo. Ano to? Banlaw natin ito. Masama mo ito. Ano mo? Ano yun? Thunderstorm? Thunderstorm. Kaya kailangan linisin natin yan para hindi may reaction mag-drive si tatay. Tingnan mo. Kapal na nung acid. Kapal na? So, ayan. After nyan, tutuyuin na natin. Tuyin muna siya. Ito yung pamunas mo. Ito yung pamunas mo po. Punas mo po. Careful, ha? Opo. Konti lang sa'yo. Sa akin malaki. Daming acid, oh. Acid mark po. Pupunas ko. Opo. Wait. Di na, basa din ito eh. Sige, punas mo din po. Lagot kay tatay. Hindi nga punas eh. Bakit? Shield pala. Yan eh. Shield yan? Rain bisol po yan. Sige, mamaya na. Ako na po pag di maabot. Di ba? Di. Ano naman ninine? Ano naman ninine? Wait lang, di pa tapos yan. Pinalawan pa lang natin. Ikaw nga. Ganun, no? Throw mo. Ha? Paano yan? Wipe. Wipe. Go. Wipe. Wiping down. Wiping down. Antik. Sige. Next step na tayo. Ang next step natin is gagamitin na natin yung acid base na acid watermark removal.
So ito na yung second step natin, gagamit na tayo ng acid base. Acid base by pristine acid rain watermark remover. So paano ito gamitin? Madami nagkakamali dito eh. So papakita ko sa inyo yung pinakatamang palaan para dito. Na alam ko ah. Yeah! So syempre, umpisa, kailangan gumamit tayo ng guantes. Po! Ba't may nulog? Ako nga. Ayan, dapat mag-gloves ka. Asan gloves mo? Wala, malaki pa yung gloves mo eh. Mm-mm. Plastic na lang. Anong plastic? Plastic ang yelo. Hindi pwede yun. Hindi pwede? Opo. So, ginagawa ko, sa basang-basahan ko siya ina-apply. Parang hindi siya ganun katapang. Yung muna. So, ginagawa ko, bisection ang gawa ko. So, ngayon, ang gagawin natin is hop. Almost hop, yung abot ko lang. May makulit kasi dito eh. Hindi ako makulit. Oh, come on! I-spray ko lang. O, sasabihin ko sa'yo pagbabasain na. Sige. So, maglalagay tayo dito. Opo. Isang pipe na lang. Sige. Watch mo to. Ha? Then, apply. Bisection lang. Kahit one port lang tayo. So, makita nyo na kagad yung acid base dyan. Ha? Hindi, ito lang pong salamin. Isa lang? Window lang? Opo. Ba't hindi madami? Eh, kasi pagod daddy eh. Pagod pa? Opo. Pagod pa naman eh. So, unang apply, mapapansin nyo, parang walang nawawala. Hindi nyo siya kailangan i-DN. So, light pressure lang. Ulit-ulit lang na passes. Mawawala din yan. Huwag nyo lang siya hayaan matuyo. Hindi mo naman winawatch eh. Ganyan, paulit-ulit lang hanggang mag-clear yung pinaka-pinupunasan niya. Then, after application, banlaw na siya agad. Ah, dali, dali. Pwede mo ako. Ako muna. Daddy muna. Tingnan mo. Nagigraw mo yung nozzle. Mapapansin niyo yan, yung bagsak ng tubig. Kung may mali, makita niyo parang may alon. So, punas tayo ulit. Ah, makita niyo lang yung nagawa niyo kung natanggal ba. So, natanggal natin yung isang part na naunan natin. Yeah! Ingay mo naman, ingay. C-M. Sige, basahin mo yan. M-A. Then, next part is dito naman tayo sa section na to. Hindi pa po. Mamaya sabihin ko sa'yo. Iwasan mo ba yan? Hindi po. Acid po ito. Pangtanggal nito, nakita mo? Ito. Kadiri. Nakita mo yan? Kadiri na Come on, ingay. Ha, 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 ha,
Ang daming acid mark eh. Bakit? Oh, wait. Wait po. Matatanggal na. Then, para pumantay siya, ginagawa ko is sinagudang ko ulit yung launan. Para makita nyo rin kung may na-miss ko yung mga part. Natulo na. O, game. Spray mo na. Dali. Dali mo. Dali. Sisira yan. Spray mo. Oh, lakas. Dito lang. Dito lang. Yan. Dito pa. Yan. Dito pa. Dito. Up. Up. Okay. Dinabasa na lahat. Tutuyuin natin yan mamaya. So, ayan, sa kabila naman ako. Kabila ka naman? Oo, tingin ko lang to. Sa kabilang side naman ako. Tingnan natin kung meron pa. Wala na. Yeah! Wala na yung isang side. Sa kabila naman. Sa kabila naman tayo. Saan? Sa kabila. Saan? Oo. Yung mga thunder storm? Wala na. Bakit? Scared ka? Bakit? Ba't? Kala ko big boy ka na. So, dito na tayo sa second side. Wala muna si Colette. Joke ka muna, ha? So, same procedure pa din. Bisection pa rin tayo. So, dito na tayo sa taas. And, kita nyo naman yung acid mark, watermark na namuo 20 years ago. So, hindi kasi ito nilinis ng aking lolo. Alaga lang sa punas to at may garahe. Pero malinis na to sa dating nito. Imagine, 20 years, pero ganito lang ang battle mark. Samantalang ibang mga nagawa namin, ilang passes na ayaw pa matanggal. Kaya yun ang advantage pag may garahe. Hindi ka agad nagkakaroon ng watermark. Oh, no, hindi yan toys. Huwag mo galaw yung clay na yan. Cleaning clay po yan. Cleaning clay. Cleaning clay? Opo. Yan. Wait po. Hindi po yan toys. Papansin niyo yung dalawa, no? Yung taas at yung baba. Kung gano'ng kapal yung watermark, oh. Dito, na-eliminate na sa taas. So, ito. Next natin itong nasa baba.
Ito na natin, nakuha na. Okay. So, after nun, lahatin na natin. Para pantay na pantay siya. So, maganda lang dito, pag mag-a-apply kayo, yung huwag mainit. Kaya hindi din siya ganun kabilis matuyo. So, pag natuyuan kayo, dito na magkakaroon ng tinatawag na glass etching. Kaya iba yung mga windshield, parang alon-alon. Kadalasan ng pagkakamali ng paggamit ng acid base na watermark lumubat. So ito, pwede nyo pang DIY ito. Pang watermark lang ah. Kaya kung sasabihin natin na scratch removal, hindi ito pwede. Ang kailangan nyo dun ay glass compound. So, double checking para makita natin kung pantay ba siya. Tingnan niyo yung agos ng tubig. So, yan. Ibig sabihin, smooth siya. Kadalasan, sa mga nakikita kong video, ito yung pinapakita na natanggal na siya. Pero, may twist dito eh. Tanggal talaga siya. Totoo naman. Kaso, yung ganyan, kung vision sa loob niyan, ang hirap sa labas niyan lalo na pag umuulan. Check natin ha. Teka lang. Ayusin natin yung camera. At hindi pa pwede si kulit. So ayan, nakita nyo ako ngayon. Check natin ngayon paano pag umuulan. Paano ang vision niya? Kung halimbawa, ginamitan nyo na siya ng acid grain watermark removal. So, isipin nyo na lang umuulan at ganyan ang vision nyo. Oo nga, natanggal nyo nga yung watermark. Pero hindi ba mas delikado? Then, banlawan natin ulit at sabon. Just let it dwell. Oh, sige na. Thank you. And punas. Makakatulong din ito para makita nyo kung may watermark pa. Kaya kung meron pa, ulit ulit tayo. Para pulido. Mitikuloso yan. Ayos. Wala na.
Then syempre bago natin siya lagyan ng water repellent, Nano for Life, kailangan natin gawin ay tuyuin siyang mabuti. So last step na tayo, dito na tayo gagamit ng Nano for Life. Kung napanood niyo ibang mga video namin, ibang vlog, makikita niyo kung gaano effective tong Nano for Life. Yeah! So kung kailangan niyo to, mabibili niyo to sa Shopee, Lazada, worth 500 pesos lang. Durability nito is 1 to 2 years of protection. So sayang kung di kayo bibili. So ano na natin gagawin? So 2 classes to, 2 steps. 1 is pre-clean and 2 is car clean. So unahin natin si first step, which is the pre-clean. So in this case, gagamit tayo ng 2 different tack lugs na designated for each first step, then second step. So first step tayo, no? So pre-clean. Ganyan lang, then wipe. Makakatulong ito para sa banding nung pinaka repellent niya. So itong windshield maraming scratch, no? So since DIY lang to, gagawin natin is walang polish. Walang polish method, what I mean. Next side tayo. Po. Po, sige po. Tapusin ko lang po to. Then second step tayo. Gamit tayo ng bagong tahlot. So ito na yung pinaka repellent niya. Ang curing time nito is 12 to 24 hours. So, at least a day bago niya siya mabasa ulit. Ibig sabihin, hindi siya pwede mabasa. Para mag-take effect yung pinaka-chemical. So this item, this package is good for 1 to 2 cars. Pwedeng umabot ng 3 nasa paggamit lang. Sa akin, ang recommended ko, mas bugbugin niyo yung windshield kasi ito yung mas pinaka-importante. Tapos light lang sa mga gilid. Kasi yan lang, okay lang naman sumobra. Babap niyo lang naman siya pagka sobra. Bop as in wipe lang. Mag-i-haze naman yan. Parang wax. So, ayan. Nalagyan na natin yung repellent. Wait lang natin at least 12 hours. Tapos, papakita ko sa inyo yung result. So, paano? Thank you.